mga kasalanan ko'y iyong awiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karungan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandang loob. Mga kasalanan ko'y iyong awiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagpukulang. Kaya isnasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saanman. Sinasabi nila, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay, naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilin lang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at pahigantihan. Subalit, ika'y nasa panig ko. Panginoon, malakas ka't makapangyarihan. Madarapa ang lahat ng umuosig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao, Panginoon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon, inyong purihin ang Panginoon. Sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat. Tagapagtanggol ko ay aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan. Siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang na sa labi ng libingan. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Kaya't ang puon ay tinawag ko, sa aking kahirapan humingi ng saklulo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig, umabot sa kanya ang aking paghibig. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritu bumubuhay, nagtuturo at umaakay. Sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa kabutihang gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa kalapastanganan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayon tao ka lamang. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkakatiwalaan ng salita ng Diyos. At hindi maaring tanggihin ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastanganan ko ang Diyos
At sinabi kong ako ang anak ng Diyos. Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagawa sa aking ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang ama at ako'y nasa kanya. Tinangkana naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na unang pinagbinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At do'y maraming sumampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maupo muna po ang lahat. Sa ating ebanghelyo, may dalawang uri ng tao. Yung isa ay yung mga Hudyo na nais batuin si Jesus dahil ayaw nilang maniwala at tanggapin ang kanyang aral at turo. At yung pangalawa naman po ay nung nagpunta na si Jesus sa Jordan at nakita siya ng mga tao at marami nagpuntahan sa kanya, iba naman yung reaksyon nila. Sila ay naniwala at nanampalataya kay Jesus dahil nakinig sila sa patotoo ni Juan tungkol sa kanya. Kaya ang sabi niya, sabi ng mga tao nung nasa Jordan si Jesus, totoo nga ang mga sinabi ni Juan tungkol sa kanya. Yung patotoo ni Juan ay nakita nila sa buhay at halimbawa ni Jesus. At yung sa mga Hudyo ay hindi sila naniwala sa kabila ng mga patotoo na nakita nila. Sa kabila ng mga kababalaghang ginawa ni Jesus, hindi pa rin ito nagdala sa kanila sa malalim na pananampalataya. Maganda rin po, balikan natin bilang Kristiyano, no? Sa ating paglalakbay sa itong panahon ng Kwaresma at paglapit natin sa mahal na araw. Anong klaseng Kristiyano tayo na tumatanggap at nakikinig sa salita ng Diyos? Nakikinig ba tayo pero hindi naniniwala at nananampalataya? O nakikinig tayo at yung mula sa ating pakikinig nagdala sa pananampalataya kay Jesus? Pareho silang nakinig kay Jesus. Pareho silang nakakita ng kababalaghan at kabutihang ginawa ni Jesus. Pero yung una na nais bumato kay Jesus, hindi nagdala ito sa pananalig sa kanya. Hindi ito nagdala sa pananampalataya sa kanya. Dahil marahil ay hindi nagisarado ang kanilang isip sa pakikinig kay Jesus. Sana maganda rin para sa atin bilang Kristiyano na ang ating pagdiriwang ng at paggunita at paglalakbay sa panahong ito ng Kwaresma, hindi lang tayo nakinig, hindi lang natin narinig, pero sana yung narinig nating mabuting balita na ating pinagninilayan. Sana yung narinig nating kwento ng buhay ni Jesus at pagdinilay natin sa estasyon ng krus, sa ating pagdinig sa mabuting balita, sa mga ginagawa sa pabasa at lahat pa ng ating gawain at mga tradisyon. Sana hindi lang natin ginawa ito. Sana nagdala ito at magdala ito ng pagbabago sa buhay natin. Doon mo makikita kung nagbunga ang iyong mga sakripisyo. Doon mo makikita kung nagbubunga ba ang iyong ginagawang mga panata kung nagbabago ho ang buhay. Sayang naman ho kung ilang taon ka ng awit ng pabasa,
Naikot mo na lahat, na yata ang lahat ng simbahan. Pero kung hindi nagbago ang ang iyong pananalig, hindi nagbago ang iyong pagmamahal sa Diyos, o kahit ang iyong pakikitungo sa kapwa, kung wala nangyaring pagbabago sa buhay, sayang lang. Nagpakapagod ka lamang. Sa ating ebanghelyo, yung mga Hudyo na nais bumato kay Jesus, pinakinggan nila. Nakinig naman sila eh. Pero hindi naman sila nanampalataya kay Jesus. Sana tulad ng ebanghelyo, doon tayo sa mga tao na nasa ilog Jordan. Nung makita si Jesus, hindi lang sila nakarinig ng kanyang aral at turo. Pero sana sa pagkarinig ng aral at turo, tulad nila, tayo mga Kristiyano ay magdala sa malalim na pagmamahal at ugnayan kay Jesus. Na yung ginagawa natin mga pagninilay ay mas nakikilala natin si Jesus Nazareno. Mas nakikilala natin ang tindi ng kanyang pag-ibig para sa atin. At ang ating tugon din sa kanyang pag-ibig sa atin ay tayo rin ay nananampalataya, umiibig, at tumatalima sa kanyang aral at utos. Nagbabago po ang buhay ng isang Kristiyanong nananalig ng lubos. Bumabait, nagiging banal, nagiging kalarawan ni Jesus. Kaya magandang imbitasyon din po sa atin ito bilang mga Kristiyano sa paglalakbay natin sa panahon ng Kwaresma. Sana maging kalarawan natin si Jesus. Si Jesus ang nagiging kamukha natin. Si Jesus ang nakikita sa buhay natin. Si Jesus ang nakikita sa ating pagsunod sa Kanya. Alin ka dun sa dalawang nakinig? Yung sa unang Hudyo na nakinig pero hindi naman nanampalataya, o sa nakinig at nanampalataya kay Jesus? Saan ka roon? At bilang Kristiyano, sana ang piliin natin yung ikalawa. E nakinig at nanampalataya. At sa ating mga Kristiyano, sa ating pakikinig sa mabuting balita, sa ating pagninilay, nagdadala ito ng pagbabago sa ating buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta upang maipalaganap natin ang mensahe ni Hesukristo, ang ating itugon Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito naway magpatupad ng kanyang misyon na ipahayag ang ebanghelyo nang walang pagbabago sa anumang aral nito, manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mensahe ni Jesus tulad ng libadora naway magpabago sa bawat aspeto ng ating buhay, manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano naway hangarin ang pagsupil sa sarili, lalo na sa panahong ito ng pagsisisi sa kasalanan, manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga pagsubok sa buhay naway hindi makasira ng ating loob, bagkus makatulong sa paglago natin sa pananampalataya, manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami.
Ama, ipinadala mo sa amin ang mga pangaral ng mga propeta upang panatilihin ang aming pag-asa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Sitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ipagkaloob mong kami maging laging marapat para sa paglilingkod sa iyong dambanang aming maganap, upang sa paglahok namin lagi rito, kami maligtas sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng wiliw mong anak, ang sangkatauhay, minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Napawang nais mong tubusin ng Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, ng aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Loob mo dito sa lupa.
pinapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaitulot sa tukso at yadya kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Dumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Virgen María, kami ang
Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang mga oras po ng ating finance office tuwing Lunes hanggang Webes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025.
sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7. Ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para taong 2024-2025. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School's Facebook page. Para sa iba pang tulong pang edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero 8733-9929, 8244-5609, 0966-211-2152. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana, Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw ng pinagsaluhan naming paghahain. Manampay lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may dala-dala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.
barangal na namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,